Sa ating lahat. At anong nangyabre? Di ba na-test natin? Uy, to ginamitan natin ng tester, serbo. Okay naman yung mga serbong na-test natin. SG90. Oh, MG90, SG90. At saka ito. Ano ba ito? Robot arm gripper. Walang brand yung servo niya. Para siyang SG90 din eh. You know. SG90 ang itsura. Servo na may plastic. O yung tinatawag na 3D printed. Tapos nakakonekta yung horn ng servo sa 3D printed na plastic. Ayun, no? Parang claw. Claw siya, claw. Eh, na-test natin yung mga servo. Gamit yung servo tester. Okay naman, di ba? Oh. Okay naman pala eh. O, yun ngayon ang problema. Ha? Meron uli na naman tayong gagawin. Tetestingin. Ito ba? Kaya bang paggalawin ito ng itong robot arm ng ating Arduino Uno? Kaya bang kontrolin ito? Paggagalawin natin ito, robot arm. Ang mabuti pa testingin na lang natin para ating malaman. Guwapo at guwapa, mga guys, sir, madam, ma'am, anong nangyari? Anong ganap? Ayun, oh,
Diba, nag-upload tayo ng Arduino code para sa servo motor. Yung sweep function niya. Oh, nag-sweep siya. Sweep hot dog. Este sweep. Para nagwawalis. Sweeping. Sweep. You know. 180 degrees. Diba? Pero parang hindi yan, o. 180 degrees. Kulang. Oh? Hmm. Oh. Diba? Eh, nasa servo na yan. At, yung servo, connected to Arduino. Yun. Computer, Arduino, servo. Teka. Hindi ba ang pagagalawin natin? Ito, yung ating alimango, este, klo. Ayun, no? Eh, bakit yan? Dahil, ang function ng servo motor ay for positioning. Dito, gusto natin gumalaw ito ng pabuka. Bubuka ng ganyan, no? Oops! Ganun. Na may certain angle. Eh dito, 180 degrees. Ang angle ng ating servo. Based sa code na ating ginamit. Yung code ng Arduino. Nasa library ng Arduino IDE. 180 degrees yan. So, dito, kung ito ang 0, siguro mga 30 degrees lang para, ayun o, para bumuka siya ng bukaka, este, bukambuka, na parang bumuka. Ayan o. Ito, in-adjust ko na siya sa 40 degrees. So, pinalitan na natin ng robot arm. Yung ating servo motor, robot arm gripper na yan. Connect natin. Ayun. So, dito sa ating circuit diagram, PC connected is the Arduino. Sa Arduino, connected yung servo. Ito yung servo, 5 volts. Positive, 5 volts, ground. At yung pangatlong pin, ang kulay niya, kulay orange, nasa digital pin number 9. Siya ay PWM. May sign yan, ganyan, no? Dito. Ganyan ang kanyang makikita mong drawing. Parang AC. Sa digital pin 9. Nag-i-inject siya ng pulses. Dito, sa 9. Itong pulses na ito. Tingnan natin. Kakabit natin yung oscilloscope sa digital pin 9 to the ground. Between pin 9 and ground, yung oscilloscope. Hindi natin ikakabit yung servo para hindi affected yung signal. Itong pulse from the output of the Arduino Uno. Tingnan natin kung itsura. At yun. Yun yung pulse niya. 5 volts division, 5 volts. Kapitan natin. Capturing natin yung wave. Oops. Yan ang pinaka maximum niya. Tingnan natin kung anong frequency.
ang kanyang time 1 kilohertz. So yan yung starting position ng ano ng servo. 0 degree. 0 degrees yan o 0 degree. Pag naman yung isa, hanggang saan ba ang ano niya? Hanggang dyan. Calculate natin ang time. Yun. Siya ay 0.56 millisecond. 0.56 millisecond. Anong frequency niyan? Ang equivalent frequency niya 1.786 kilohertz. So from 1 kilohertz to 1.786 kilohertz, naglalaro yung wave. Ano? 'Di ba?